Pagkatapos nga nating bisitahin ang Universal Studio dito sa Singapore, ay magtutungo naman tayo sa ilang pangpasyalan dito sa nasa ating bansa. At ipapakita ko rin sa inyo ang pamusong hotel na may pinakamataas na rooftop infinity swimming pool na matatagpuan mo lang dito sa may Marina Bay, Singapore. Sarap mag-jogging dito sa umaga, mga kapindurahin TV. Sobrang sariwa ng hangin, walang usok. Kahit yung mga sasakyan, yung truck, walang usok. Grabe. Ang ginagawa nga namin ngayong umaga ay naglalakad kami papunta dun sa sakaya ng bus dahil meron nga tayong mga lugar na papasyalan ngayong araw na ito. Itong ating dinadaanang ito na ipinapakita ko sa inyo, ito yung Chinatown dito nga sa Singapore. Base sa mapa naming hawak, bus na 190 ang dapat naming sakyan sapagkat ito ang dadaan kung saan tayo papasyal. Cashless dito mga kamiturahing TV, kung ano yung ginagamit nating card dito nga sa pagsakay ng train, ay yun din ang ating gagamitin dito sa bus. Napansin ko lang dito sa Singapore, lahat ng bus na aming sinasakyan ay mayroong second floor pero hindi naman ganun karamihan ang pasahero. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Andito na nga tayo sa lugar ng pamusong hotel dito nga sa Singapore. Pero dadaan lang tayo dito at pupunta tayo ng Super Tree Grove at Flower Dome. Mamayang gabi nga natin ito babalikan sapagkat sasaksihan natin ang Light in Water Show attraction dito nga sa Marina Bay. Mukhang sumurrender na si Mama, takot sa taas pero kailangan nating umakyat sapagkat ito ang ating dadaanan papuntang Super 3. Kapag ka nandito ka nga sa pwestong ito at sumilip ka sa baba ay talagang malulula ka. Sa sobrang taas, ito na yatang shopping mall na ito ang aking nadaanan na mayroong pinakamataas na escalator. Itong pwesto nating ito, hindi pa ito yung pinakang itaas ng Marina Bay Sand. Hindi na tayo papasok doon dahil ang gagawin nga natin ay bibidyohan lang natin siya sa labas. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi na tayo papasok sa Marina Bay Sand. Itong ating dinadaanan ito ay overpass para nga matawid natin ang Flower Dome. Pero dito pa lang ay parang isang magandang park na sa ganda ng lugar. Ito na yung pinakang entrance ng Flower Dome, pero bago nga natin marating ang lugar ay kailangan muna nating sumakay ng shuttle. Ang shuttle na ating sasakyan ay kasama na sa ating entrance fee.
dito tayo sa Gardens by the Bay Flower Dome ng Singapore. Dito sa loob, mga kabinturahin TV, air condition yung loob. Kaya kahit maglakad ka dito sa loob ay hindi ka papawisan. Hindi na tayo gaano magtatagal dito mga Kamindurahing TV dahil kung natatandaan nyo ay meron din tayo na vlog dyan sa Pilipinas, ang The Garden na matatagpuan dyan sa may Philippine Arena, Ciudad de Victoria dyan sa Bulacan. Kung meron kayong pagkakataon, pasyalan nyo ang The Garden at mayroong kahalintula dito nga sa Flower Dome ng Singapore. Hindi lang ganun kalaki. Pagkatapos nga dito ay pupuntahan na natin ang Super Trade Group na magkalapit lang dito nga sa lugar. Andito na nga tayo sa Super Tree Group na parte ng Gardens by the Bay. Dito nyo makikita ang malahiganting mga puno na may taas na 50 metro above the ground, at sa araw nga ang iconic na higanting punong ito ay nagsisilbing pangharang sa araw, at sa gabi naman ay mayroon itong nakakamanghang mga ilaw na sumasabay sa tugtog ng musika. Ang gagawin natin mga Kamindurahing TV ay aakyat tayo dito sa punong ito. Hindi ito literal na puno, ito ay building. Meron itong elevator sa loob. At dito nga tayo dadaan para makaakyat tayo doon sa pinakang rooftop at makita natin ng malapitan ang Marina Bay Sand. Sa loob pa lang ng elevator ay mamamangha ka na sa ganda ng view na ipinapakita. Itong ating ginagawang ito, ito yung ating pag-akyat nga dito nga sa rooftop ng Giant Tree para makita natin ang kabuuan ng Gardens by the Bay ng Singapore. At dito rin natin makikita ang pamusong hotel ng Singapore, ang Marina Bay Sands. Andito na nga tayo sa pinakang itaas ng Giant Tree at mukhang napaga ang pag-akyat natin dahil dito natin aantayin gumabi para makita natin ang maganda at kabuuan ng Gardens by the Bay. Ayon nga sa ating napag-alaman, ang Marina Bay Sand Hotel ay naging landmark na sa distrito ng Singapore dahil ito ang may pinakamalaking rooftop infinity swimming pool sa buong mundo. At bukod sa napakataas ng pwesto, ang Marina Bay Sands ay may kabuuang 2,975 rooms. At ang kanilang room rates nga ay nag-i-start sa 25,000 up to 80,000 pesos per night. Siguro hindi nyo na itatanong sa akin o sa amin kung bakit hindi kami tumulog kahit isang gabi lang dito nga sa Marina Bay Sand, sapagkat napakamahal ng hotel na ito. Pero sa tingin ko, solve ka naman dito dahil mararanasan mo kung paano mag-swimming sa isa sa pinakamataas na infinity pool sa buong mundo.
So mga Kamindurain TV, hindi na sayang yung ating pag-aantay nga dito sa gabi dahil nasilayan natin ng napakaganda sa gabi ang Manila Bay Sun Hotel. Pagkatapos sa taas na maipakita ko sa inyo yung ganda ng Marina Bay Sun, ay bumaba na nga tayo dito sa pinakamaba ng Super 3 Group para masilayan natin ang ganda ng ilaw ng Giant Tree na sumasabay sa musika. Kapag ka narito ka sa lugar na ito mga Kamindurain TV, umupo ka lang at tumingala, makikita mo ang mga ilaw na animo'y nakikipagsayaw sa tugtog ng musika. Pagkatapos nga ng Super 3 ay babalikan natin ang mall para makita natin ang malapitan ang Light Musical Show dito nga sa Bay. Sakto yung ating pagpunta dito mga Kamindurain TV dahil naabutan pa natin ang light show dito nga sa May Bay. Kung ang nakita natin sa Super 3 ay mataas na puno at ilaw na sumasabay sa tugtog ng musika, sa lugar namang ito ay tubig at ilaw na ganun din ang sitwasyon na tila sumasabay sa indak ng musika. Itong pinuntahan natin ito ay katabi at parte pa rin ng shopping mall na parang waterfalls kapag ka tiningnan mo sa ilalim. Katulad din ito ng Jewel Waterfall sa Changi Airport. Mas maliit nga lang ito kumpara doon. Itong mall na ito ang itinuturing na luxury shopping mall sa lugar sapagkat dito mo matatagpuan ang mga branded na bilihin gaya ng Chanel, Louis Vuitton at marami pang iba. Pera na lang ang kulang. At pagkatapos nga dito ay pupuntahan din natin ang isa pang landmark na itinuturing na mascot ng Singapore, ang Merlion Park. Mula sa MRT station na ating binabaan ay naglakad tayo ng mahigit kalahating kilometro para marating nga natin itong Merlion Park. At dito ko rin nakita na ang Merlion Park ay nasa likod lamang ng Marina Bay Sands. Dahil mula dito ay kitang-kita natin ang hotel.
Ang Merlion ay opisyal na maskot ng Singapore, ang kathang isip na paglalarawan sa ulo ng leon na may katawang isda. Sabi nga ng marami, kapag ka ikaw ay pumunta o dumalaw sa bansang Singapore at hindi mo narating ang lugar na ito, ay kulang ang iyong pasyal. Kaya kapag ka kayo ay pupunta ng Singapore, puntahan nyo ang Merlion Park. Bago nga natin lisanin ang bansang ito, ay atin munang bibisitahin ang isang coffee shop na itinayo pa bago ang ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Singapore. Base nga sa paglalarawan ng Nanyang Coffee Shop ay dito mo mararanasan ang isang napakasarap na kape. At natayo pa ang nasabing coffee shop noong 1940 at matatagpuan mo ito dito lang sa Chinatown ng Singapore. Mga taga saan kayo? Bago ko nga tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout itong ating mga kababayan na nakilala ko dito sa mismong harap ng Marina Bay Sand na nagmula pa sa probinsya ng Isabela. Mabuhay kayo mga bagong bayani ng bansang Pilipinas. Ingat lagi kayo dyan mga kabayan. Madilim na ang Singapore at mukhang uulan na. Timing naman ang ating pag-alis. Mula nga dito sa Chinatown ay magagrab na tayo dahil marami na nga tayong daladalahang gamit. Papuntang bus terminal kung saan ay doon tayo sasakay ng bus papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Andito na nga tayo sa terminal ng bus at kung mapapansin niyo yung bus na nakikita ko, kung hindi ako nagkakamali, yan yung ating sasakyan papuntang Kuala Lumpur. Mga Kamindurayong TV, tapos na nga ang ginawa nating pag-explore dito sa bansa ng Singapore. At mula nga dito sa terminal na ito, ay maglalakbay tayo ng halos 350 kilometers papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Kung napapansin ninyo yung bus na nasa likuran ko, ito yung ating sasakyan. Yan lang po muna. At kung nagustuhan nyo yung aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. God bless sa aming trip. Maraming salamat po.